Mapagpalang araw mga kataba. Pass muna tayo sa adobo. Luluto naman tayo ng ating ibang luto sa manok. Gagawin naman natin creamy yung ating manok. Meron ako ditong pinakulo. Ito yung manok mga kataba. Yan o. Pinagmamantika ko lang siya. Kasi hindi na ako naglalagay ng mantika pag ganyan na meron na siyang may balat. Tapos ang ibang ingredients natin, bawang, sibuyas, chicken stock, yung pinagkuluan ng manok. Pina-fry ko lang ng konti yung manok. Tapos, buck milk, sweet corn, yung nakalata to, yung manamis-namis yan mga kataba. Yung malaking lata yan, kumuha lang ako dyan ng mga ganyan karami. Tapos, dito naman, yung binabanggit ko, pinagmamantika ko lang yung ating manok at ilalagay ko na tong ating bawang sibuyas. Pinagsasabay ko na. Pabayaan lang natin mag-brown ng kaunti yung ating bawang at sibuyas pati yung manok. At lumasa yung ating ginigisang sibuyas at bawang. Pabayaan muna natin. Hinalo ko na yung ating manok sa pinanggigisan nating bawang at sibuyas. Maglagay tayo ng ating chicken stock, paminta, lahat na natin, pampalasa, ajinomoto, konting salt, haluin natin. Pabayaan muna natin kumulo bago natin ilagay yung ibang ingredients natin. Mga 2 minuto. Pwede na natin ilagay yung ating sweet corn. At ang ating gatas. Haluin natin. Sumama yung ibang ingredients. Ayan. Pakuluin lang natin para ma-reduce yung ating liquid at lumasa pa. Kung gusto nyo nang medyo may sabaw, nasa sa inyo kung ayaw nyo nang masyadong toyo or alalayan nyo lang yung matitirang sabaw. Kasi may mga bata na gusto may sabaw. Ito naman alalay lang. Ayan. Tikman natin. Oh, napakasarap na. Mga ganun lang na pag-ano. Pagigisa na naman. Sarap niya mga kataba. Maganda rin kung pwede rin yung dagdagan ng mga ibang ingredients na gusto nyo tulad ng pineapple. Ayan, masarap na. Iniba ko naman yung luto sa manok. Nilagyan natin ng buck milk, sweet corn, yung nakalata lang yan mga kataba. Hindi ko naman nilahat yung isang latang malaki dahil depende dun sa ating dami ng chicken. Nagpas muna tayo sa adobo. Kaya nga sabi ko, mag-iba't iba tayo ng luto para naman magkaroon ng ibang taste yung ating pamilya. Masarap tong ganitong luto mga kataba. Manamis-namis, magugustuhan ng mga kids. Sigurado. Yan yung simpleng luto sa manok. At yung pinagkuluan din nakakapagpalasa mga kataba. Yung nga sinasabi ko lagi na, yung lagi kong sinasabi na, simpleng pagigisa. Basta't haluan lang natin ng iba't ibang ingredients na makapagpapalasa sa ating niluluto.
enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye! Ingat mga kataba! Sulit talaga.